Alright, and yo, what's up mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis. At kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo na lumikha ng maayos na pangangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap and kabagis, no? So, bago po natin simulan ng ating reaction video ngayong araw na ito, mga Marites at Parites, ay meron pong isusuyo or ipakikisuyo po ang inyong host na isa pong YouTuber. So sana po pakisuportahan po ang kanyang YouTube channel gaya rin po ng pagsuporta nyo po kay Jubilito TV Official. So ang pangalan po ng kanyang YouTube channel mga kalingap at kabagis ay Paksa ng Buhay ang Aking Gabay. So yan po yung pangalan ng kanyang YouTube channel. At yung link po ay ilalagay ko rin po sa description box para naman po mapasyalan po ninyo. So, maraming salamat po in advance sa pagsuporta po. So, moving forward mga kalingap at kabagis, for today's reaction video, gagawa lang po natin ang pangalawang reaction video. Yan. Ito nga pong naging video upload ni Joel Salcedo Vlog. Kilalang kilala po natin si Joel Salcedo Vlog mga kalingap at kabagis. Sa mga sumusubaybay kay Kuya Val Santos Matubang at sa mga reactors nito, ay naging kilala po si Joel Salcedo Vlog dahil nga po isa siya sa mga sponsor po ni Kuya Val Santos Matubang and at the same time yung isa pong sponsor po ni Jimel. At sa kanya nga pong video upload, kumakailan lang po mga kalingap at kabagis, ay tinukoy niya po ang mga kadahilanan kung bakit or ano yung mga dahilan kung bakit po tuluyan na nga pong iniwan ni Nanay Ligaya yung bahay na ipinagawa nga po ni Kuya Val Santos Matubang. Well, marami po sa atin ay marami pa rin espekulasyon kung ano po ba talaga yung dahilan kung bakit nga po iniwan nila Nanay Ligaya yung pinagawang bahay ni Kuya Val Santos Matubang. Pero ngayon po, maririnig po natin kay Joel Salcedo ang isa or mostly kadahilanan po kung bakit po iniwan ni Nanay Ligaya yung pabahay ni Kuya Val Santos Matubang. And at the same time, malalaman din po natin mga kalingap at kabagis kung mayroon po bang katotohanan na na-brainwash nga daw po si Jimel. Kaya ganun-ganun na lamang daw po ang pakikitungo niya kila Kuya Val Santos Matubang at kay Kalingap Ram. So without further ado mga kalingap at kabagis, simulan na po natin. Ang ano lang, ang dami ko kasi na, ang daming gumagawa ng mga reaction, ano, gawa nga dun sa kay kinananay Ligaya, dun sa tiyahin, so madamay na pati yung mga tiyahin. At saka, yung about dun sa pag, sa pag-alis sa bahay ni Nanay Ligaya. So, di ba, yun yung actually gusto kong itapik kung bakit ba talaga umalis si Nanay Ligaya dun. Kasi dun sa sinasabi ni Nanay Ligaya na dun sa nag-live na babae, na reactionist na yun, ay kaya dun talaga parang nakapag-decision siya na umalis si Nanay Ligaya. So mga kalingap at kabagis, no, one of the big factor po kung bakit nga po tuluyang iniwan nila Nanay Ligaya or Lola Ligaya yung bahay po na pinagawa ni Kuya Val Santos Matubang ayon kay Ginoong Salcedo po ay dahil nga daw po dito sa isang reactionist na babae na hanggang sa ngayon na hindi ko pa rin po mawari kung sino po. Sana po Ginoong Salcedo ay niname drop nyo na lang po para po maging malinaw sa amin kung sino nga po itong reactionist na ito. At hanggang ngayon po ay palaisipan po sa amin na mga reactors kung sino nga po talaga yung tinutukoy ni Lola Ligaya or Nanay Ligaya na babaeng reactor po na nag-comment nga daw po ng mga hindi magaganda kay Lola Ligaya. So, well, we considered as a reliable source po itong si Ginoong Salcedo patungkol nga po dito sa issue nila Jimel at sa mga kamag-anakan po nito sa tiyahin side. Dahil nga po alam naman po nating godfather or ninong po itong si Joel Salcedo and at the same time ay major sponsor po sila nila Jimel. So we considered Mr. Salcedo
as a reliable source nga po pagdating po sa mga issues na bumabalot po dito nga po kila Jemel. So pagpatuloy po natin. Sa bahay. Actually, sa totoo lang, nung una pa, di ba yun yung mga sinasabi ng mga basher, ng mga tao na hindi deserving doon sa bahay si Nanay Ligaya. Ano na lang daw, dapat daw ay umalis doon sa bahay na yun. Yun yung mga sinasabi din ng mga reactionist ng mga basher. Yung ibang mga reactionist, mga nagsabi na gano'n yung tinitira nila si Nanay Ligaya na doon sa pagiging walang utang na loob, na dapat daw nga ay umalis. At yung mga sumasampatiya naman kina Nanay Ligaya, mabuti nga umalis, di bali nang nakatira sa isang kulungan ng baboy, yung parang kulungan doon sa dati nilang tinitiran, at magiging tahimik naman yung kanilang buhay at hindi sila nililibak ng mga tao. At, well, mga Kalingap at Kabagis, nagsimula po ang lahat ng pangbabash kay Lola Ligaya. Kung sa mga sumusubaybay po, sa mga talagang noon pang sumusubaybay kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab, ay nagsimula po ang issue, mga Kalingap at Kabagis, noon pong, correct me if I'm wrong, ha? Mga Kalingap at Kabagis, nung hiniram po ni Kalingap Rab itong si Jemel ng mga ilang araw po, dahil nga po yung mga first batch ng official Lingap partners, if I was not mistaken, ay pumunta nga po dito sa bahay nila Kuya Bal Santos Matubang. And at that time ay ito nga pong si Jemel ay naimbitahan na hiramin nga po ni Kalingap Rab si Jemel sa kanilang pagpunta nga po sa kanilang bahay, para naman po may pasyal or may treat nga po ni Kalingap Rab itong si Jemel, dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ito pong si Jemel ay talaga nga pong napamahal kay Kalingap Rab. At sinubaybayan po natin ang istorya at buhay ni Jemel, mga Kalingap at Kabagis, especially po pag nagbabanding po sila or pinapasyalan po siya ni Kalingap Rab. At doon po nagkaroon ng mga negative effects or negative comment ang mga netizen noon nga pong nagsalita nga po yung Chahin. Nung nagsalita po yung Chahin ni Jemel, at doon po nakuha or nagalit ang mga netizen dahil nga po sa mga nabitawang salita po nga ng Chahin. Na Chahin na nag-aalaga nga po dito kay Jemel, mga Kalingap at Kabagis. So pagpatuloy po natin. Hindi sila inaalipusta, kumbaga, ng mga tao. So isa yun doon sa mga, actually matagal na to, ngayon ikukwento ko sa inyo na actually matagal na itong mga negative comments about nga kay Nanay Ligaya. Parang mas gusto ng mga tao na umalis na lang sila doon, dahil hindi nga daw naman sila, hindi daw sila karapat-dapat doon sa mga tulong na ibinigay na yun. Mas marami daw ang nangangailangan ng tulong. Kaya, so yung mga yun ay nag-umpisa na yun doon sa mga ganong comments. Hanggang sa dumating yung lalong binash sila ng binash, kaya nagbago yung mga ugali ni Nanay Ligaya. Ayun na ay dahilan, hindi yung dahilan kina Rab, kundi doon sa mga basher, doon sa mga nag-react ng mga negative talaga kina Nanay Ligaya. So ayun naman po pala, mga Kalingap at Kabagis, ang one of the reason kung bakit po naging defensive ang partidos nila Lola Ligaya, nila Chahin niya, ay dahil nga po sa mga negative comment or pangbabash na na-receive po nila sa mga netizen. At base nga po sa sinabi ni Ginoong Salcedo, mga Kalingap at Kabagis, yun po yung simula ng pagbabago ng ugali nila. Dahil nga po talagang napakapangit naman po na talaga, mga Kalingap at Kabagis, napakapangit pong isipin na dahil nga po sa mga komento ng mga manunood,
mga viewers po ay napipilitan pong magbago ng ugali yung mga tinutulungan po ni Kuya Bal, katulad nga po ni Nanay Ligaya. Siguro pinagtatanggol po, pinagtatanggol lamang po nila ang kanilang sarili sa mga issue. Dahil aminin man po natin o hindi, mga Kalingap at Kabagis, meron po tayong mga ganong defensive mechanism sa ating sarili na kung saan pag tayo po ay naaapi, ay talaga naman pong didepensahan din po natin ang ating sarili. So this is the way, or this is the means na ginawa po ng pamilya nila Lola Ligaya para po ipagtanggol ang kanilang sarili, yung magsalita sa social media or magsalita po sa mga nagbablog, na iklaro or linisin yung mga pangalan po nila, lalong-lalo na po sa mga bashers na nagsasabi ng hindi magaganda sa kanila. So pagpatuloy po natin. Yun yung, para sa akin, yun yung talagang naging dahilan kung bakit nagkaganon, nagbago sila Nanay Ligaya, at ganun din si Jimel kung bakit nagbago doon sa mga pangbabash sa kanila. Hanggang sa nitong huli nga, ay itong si, di ba, medyo tumahimik na yung kanilang issue nun. So nawala na. Pero dahil sa masama ang loob talaga ni Nanay Ligaya doon sa mga taong ito, yung mga nagre-reaction tungkol sa kanila at saka doon sa mga basher na nababasa nila, yung mga comments, nag-decide talaga sila, nag-isip sila na umalis na talaga doon sa bahay na pinagawa ni Kuya Bal. Ang totoo po nun, na nalaman ko na may balak talagang umalis si Nanay Ligaya doon sa bahay na yun. At ginawa ko po yung lahat para pigilan si Nanay Ligaya. Si kinausap kahit sa text, sa tawag, video call, sinabi ko na rin ho yun kay Nanay Ligaya na hanggat maaari huwag umalis doon dahil maayos naman yung kalagayan nila doon. Kumbaga maayos yung bahay. Nakakapag-alaga sila ng mga hayop, nakakapagtanim, kumbaga ang ganun. So, nagsabi ako sa kanila na huwag kayong umalis hanggat maaari dyan. Maayos, mas maayos po yung lagay ninyo dyan. Yun ang sabi. Kaya lang, madali, dahil nagkakasakit nga itong si Nanay Ligaya, kapag nagkakasakit, bumababa talaga doon sa tiya niya, sa anak niya, kay Tia Maribi. At kasi doon, may nag-aalaga, malapit sa doktor talaga. So, base po sa sinabi ni Ginoong Salcedo, mga Kalingap at Kabagis, ay prior sa pag-alis nga daw po nila Lola Ligaya dyan sa pinatayong bahay ni Kuya Bal Santos Matubang, ay inabisuhan naman daw po itong si Kuya Bal na sila po'y aalis na dito sa pabahay na ginawa ni Kuya. At one of the factor nga po ay nag-undergo po ng medication or ng treatment itong si Lola Ligaya nga daw po. So aware po dyan si Ginoong Salcedo, mga Kalingap at Kabagis. Yun nga lang po, hindi po natin alam kung bakit hindi nila ay hindi po nila nahintay si Kuya Bal Santos Matubang na pasyalan or ayun nga po, ayusin yung issue nga po sa mga basher na yan, mga Kalingap at Kabagis. Kaya nung time na yun, nagkakasakit, tapos pag bumabalik sila doon, hanggang sa itong ang huli ay nag-decide na sila na umalis na tuluyan dahil sa patuloy na mga na napapanood at na mga na nababasang mga comment sa kanila. Yung noong time na si na nakausap ko si Nanay Ligaya noon, sabi ko, huwag kayong umalis hanggat hindi nyo nakakausap si Kuya Bal. Kontakin nyo si Kuya Bal. Kasi hindi magandang tingnan na umalis kayo doon, then mamamalayan na lang ni Kuya Bal, wala na kayo doon. Sabi ko,
dapat ay magpaalam. So they tried naman na kontakin si Kuya Bal. Kaya lang hindi talaga nila makontak or hindi nila makausap. May mga text sila from Messenger. Dahil kung hindi talaga sila mapipigilan na umalis, sabi ko dapat ay ano talaga, makausap muna talaga si na Kuya Bal about dun sa pag-alis. Ang tanong lang po dito mga Kalingap at Kabagis, alam naman po nating napaka-busy ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang pagtulong sa araw-araw, napaka-hectic po ng kanyang schedule. So malamang sa malamang ay lalo sa Messenger ipinadala ang mensahe, pwede naman po sigurong tawagan para mas direkta pong makausap personally. Dahil kung sa Messenger lang po ipapadala ang mensahe, ay may malaki po ang chance na hindi po mabasa ni Kuya Bal Santos Matubang ang mga message na ito. Dahil ang buong araw po ni Kuya Bal Santos Matubang ay talagang napaka-hectic at punong-puno po ang kanyang schedule sa pagtulong po. At isang kwan din po dito ay bakit hindi po kinontak si Kalinga Prab. Dahil as far as we all know, mga Kalingap at Kabagis, ay sa tingin ko naman po ay meron pong contact details din po itong sila Lola Ligaya kay Kalinga Prab. At ang tanong lang po dito mga Kalingap at Kabagis ay bakit po hindi naabisuhan o hindi rin po na-inform si Kalinga Prab na alis na rin po dito sa pabahay ni Kuya Bal Santos Matubang. Maraming option mga Kalingap at Kabagis, pero tingin ko may mga lapses po pagdating po sa pag-contact kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalinga Prab. Well, hindi po natin masisisi or hindi po natin mapipigilan kung talagang gusto na po nilang umalis dahil karapatan din naman po nila yon mga Kalingap at Kabagis. Kaya na nung itong video nga na huli na sinabi na talagang alis na sila dun sa bahay na binigay okay, ba? Dahil hindi na talaga nila kaya yung mga pinagsasabi ng mga reactionist na yan or yung mga basher. Yung pong hindi na po na, ima, kaya ho ang naisip ko pala nung habang pinapanood ko si Kuya Bal ay hindi pala napapanood ni Kuya Bal yung mga reaction na ginagawa nitong mga reactions tungkol dito kina Nanay Ligaya. Well, Laginong Salcedo, sa dami po ng reactors na nakapalibot po kay Kuya Bal Santos Matubang ay wala na po siyang time para isa-isahin itong mga ina-upload pong video ng mga reactors na ito. Pwera na lamang po kung merong magsasabi sa kanya na stop niya or kasamahan niya dyan na, Kuya Bal, meron pong reactors na nag-bash po kay Lola Ligaya. Then, it will come to the point na magiging aware si Kuya Bal Santos Matubang. Dahil kung mapapansin po ninyo mga Kalingap at Kabagis, ay proactive naman po si Kuya Bal Santos Matubang sa pagbabasa ng mga comments dahil nga po dun sa previous live streaming niya po ay may mga pakiusap din po siya patungkol nga po dito sa mga viewers na nagko-comment po ng hindi maganda kay Lola Ligaya na sabi nga po ni Kuya Bal Santos Matubang ay maghinay-hinay po tayo sa pag sasabi po ng hindi magaganda kay Lola Ligaya dahil matanda na nga daw po siya. At nabanggit niya po yan sa isa sa mga kanyang live streaming po mga Kalingap at Kabagis. So it means na itong si Kuya Bal Santos Matubang ay nagbabasa din po. Pero syempre sa hectic po na schedule ni Kuya Bal Santos Matubang ay garantisado pong hindi po lahat ng mga ina-upload ng reactors ay mapapanood niya po. So yun lang po ang sarili kong opinion pagdating nga po dito. Kasi sinasabi ni Ginoong Salcedo na hindi pala daw niya napapanood yung mga ina-upload ng mga reactors. So, pagpatuloy po natin. Paano nila pinagsabihan, sinabihan, sinanaligyan ng mga walang kwentang matanda na walang kwentang lola or mga yung mga ganitong klase ng pananalita ay mga reaction ay parang hindi pala napanood yun ni Kuya Bal. Dahil may mga nagsabi pang mga reactionist na hindi igagalang, na mga hindi kagalang-galang itong lola na ito. Imaginin mo, 80 years old nang mahigit si Nanay Ligaya, makakaranas ng mga ganitong pagtrato. Ibig sabihin lang, yung mga nagsasalita ng mga ito, ay parang ano sila, sobrang
perfectionist nila. Sobrang wala silang nagawang kasalanan, wala silang nagawang mali. At kung makapagsalita sila ng mga sa matanda. So sabi niya kahit pag ano kasama or ang isang tao nakagawa man ng pagkakamali, dapat may respeto pa rin dapat tayo, lalo na sa mga nakakatanda. Well, ang masasabi ko po dito mga kalingap at kabagis ay nasa social media po tayo. At kung ano man yung sabihin ng mga viewers sa mga ina-upload nating video, ay kwan po nila yon, pananaw po nila yon, or sarili nilang perception sa napapanood po nilang video. So sabihin man po nating bias sila or against sila sa kampo po ni Lola Ligaya, ay hindi po natin sila masisisi dahil entitled po sila sa kanilang sariling opinion. Personal na opinion po nila yon. So hindi po natin makokontrol ang emosyon or nararamdaman ng isang individual na nanonood po ng ina-upload nating video, dahil nga po kwan yun eh. Personal po nilang kwan yun. Personal po nilang opinion yun base po sa napapanood nila at sa pagkakaintindi po nila dun po sa pinapanood nila. So papatuloy po natin. Dapat ay yun ay natututunan natin sa pamilya kung saan tayo lumaki, yung mga pagrespeto sa nakakatanda. Lalo na yun, di ba, umaamin pa nga tayo kahit hindi natin kakilala. Umaamin tayo sa mga matatanda, yun yung mga nakagisna natin. Tapos pagsasabihan nyo na, pagsasabihan nila na si Nanay Ligaya ay hindi ka respeto-respeto. Dahil ano, dahil dun sa mga naging pinakita na attitude ni na Nanay Ligaya, which is may dahilan din naman sila kung bakit naging ganun yung kanilang mga pakikitungo. May dahilan sila. Tapos ay yung pang-brainwash na sinasabi nyo kay Jimel sa mga bata. Walang pang-brainwash. Kasi sigurado, ako sigurado ako, hindi nila yung tuturuan ng masamang pag-iisip yung mga bata, na hindi nila yung tataniman. Sadya lang alam nitong mga bata na ito, yung mga pangyayari. Kaya, So, dun po sa part na yun, mga kalingap at kabagis, no, dahil marami po ang nagko-comment talaga na ito nga daw pong si Jimel at si Monica ay na-brainwash nga daw po ng mga tiyahin at lola nga po. So, muli, hindi po natin alam ang istorya sa likod po ng hindi nila pagsama or yung ayaw nilang pagsama sa kanilang nanay. Pero ina-assume po ni Ginoong Salcedo na hindi nga daw po tinuruan or hindi po na-coach ang mga batang ito ng kanilang mga tiyahin na ganito po yung gagawin nila. Well, ang makakasagot lang po niyan, mga kalingap at kabagis, syempre, yung mga magulang po. At kahit siguro po si Ginoong Salcedo, kahit binigay niya po yung garantiya niya na hindi po itinuro ng tiyahin or ng lola yung mga ganitong bagay-bagay, ay hindi pa rin po tayo sure dahil wala po tayo sa lugar na yon. At hindi po tayo nag-i-stay sa lugar na yon para masabi po natin na talagang wala nga pong naituturo or naididikta sa mga batang ito. As far as we all know, mga kalingap at kabagis, ang galawan ng mga kabataan ngayon kumpara noon ay talaga nga pong malayong malayo na. At at this modern age, mga kalingap at kabagis, yung behavior ng kabataan kumpara nung mga kapanahunan natin ay talagang malayong malayo po kumpara sa mga panahon na ngayon. Dahil nga po, kung mapapansin po ninyo, ang mga kabataan ngayon ay mas lalong independent na po sila, mas freely na po nilang nasasabi yung mga gusto nila. At talagang siguro dahil sa technology, sa mga napapanood nila sa social media, ay ito rin po yung nakakaapekto or isang aspeto na pwedeng makaapekto po sa behavior po ng isang kabataan. Lalong-lalo na po kung medyo maluwag ka at hindi mo po nakokontrol ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw, ay malaki po talaga ang tendency
na kung ano yung napapanood nila o nakikita nila sa social media ay malamang sa malamang ay yun din po yung gagawin nila or sabihin na nating gagayahin po. So pagpatuloy po natin. Higing ganun yung kanilang mga sinasagot or sinasabi o kinikilos sa mga pangyayari. So, yung mga banu na to, yung sinasabi, banu nga ba? Na sinasabi ni Kuya Bal, totoo naman eh. Sobra yung kanilang ginawang panlilibak sa kinananay Ligaya. Kaya, kesa naman sa tuluyan ng mamatay si Nanay Ligaya dahil sa sama ng loob sa mga naririnig niya at nababasa o nalalaman dito sa YouTube, minabuti na lang niya na umalis na doon. At least wala nang maisumbat sa kanila yung mga tao. Wala nang masasabi na pinabahayan. Edi sa inyo na yung bahay. Parang ganun yung gustong gawin, sabihin ni Nanay Ligaya. Pero walang kinalaman doon si na Kuya Bal o si Kalinga Prado sa ano na yun, sa decision nila na yun. Yun ay dahil nga dun sa mga tao, mga nagsalita sa kanila ng hindi magaganda. Yun ang dahilan talaga kung bakit umalis si Nanay Ligaya dun sa bahay na yun. Suddenly changed, bakit nga ba? Yan nga po yung nangyari. Nung pong ibinalik si Gmail ni na Kalinga Prado, di ba nga ho eh, napagalitan si Gmail, kumbaga, pinagalitan. Pero galit na wala lang yun, kaya lang medyo nabigyan ng kulay dahil nga sa video. Pero yun ay pit ng pamilya na wala lang yun sa nagalit. Kumbaga, nakisyo, sabihin, napahiya. Ganun naman tayo, di ba, sa pamilya, yung mga itinuturing pag mga close natin yung mga nasa paligid na tao, pinapagalitan natin yung ating mga anak or kapatid kahit may mga tao nakaharap dahil sa feeling natin ay kapamilya, ka-close natin yung mga tao na yan. Ang pagkakaiba nga lang, may camera na panood ng buong mundo, nabigyan ng kulay na masama yung naging ginawa ni Nanay Ligaya at ni Tia Maribel. Ngayon, muli, mga Kalingap at Kabagis, lahat po ng ipinapakita or nakikita po sa platform na ito ay may kanya-kanya pong interpretasyon yung mga manonood. At base po sa kanilang napapanood, ay gumagawa po sila ng kanilang personal na konklusyon kung ano po ang kanilang sariling opinion sa napapanood nila. So, pagpatuloy po natin. Dahil nagsimula doon, nabas po yung pamilya ni Gmail. Lalo na si Nanay Ligaya. Nabas si Nanay Ligaya. So, yung pong mga pambabas na yan, nalaman po yan, nabasa po yan ni Gmail, nakakabasa po, nakakapag-YouTube si Gmail na papag-usapan nila. So, doon ho nagsimula yung pagbabago ni Gmail. Kaya po nung bumalik si Nakakalinga Prado, sumunod na bumalik, iba na ho yung pakikitungo ni Gmail. Dahil ho, yun sa sobrang pambabas at panlalait sa pamilya ni Gmail, doon po yung nagsimula. Kaya po, kung sinasabi ng karamihan na dahil sa amin, kaya nagbago si Gmail, dahil sinusulsulan, maling-mali po kayo doon. Maling-mali, hindi po kayo lahat, yung karamihan ng mga nagsalita tungkol sa amin, kami yung may dahilan. So, yun po yung katotohanan, nagbago yung si Gmail, gawa nga po doon. Yun po yung simula. Yung mga basher na yun, yun talaga yung nagpa-trigger kina Gmail, kaya nagbago ho talaga si Gmail. Doon na ho nag-umpisa si Nanay Ligaya. Na actually, madalas mula nung mga basher na yun, madalas nagkasakit si Nanay Ligaya, na stress, na ano. Kaya ho si Nanay Ligaya, madalas ho doon napunta kina Tia Maribel dahil nagpapa-hospital yan. Tanongin po yan si Ate Berry. At yan si Ate Berry, to the rescue po lagi yan kapag dinadala sa hospital, pambili ng gamot at pambili ng mga vitamins ni Nanay Ligaya.
So mga kalingap at kabagis, all in all, yung summary po ng reaction video na ito patungkol nga po sa video upload ni Ginoong Salcedo sa mga kadahilanan kung bakit po tuluyan silang umalis sa pinagawang bahay ni Kuya Bal Santos Matubang at yung pagbabago po ng ugali ni Jimel. So iisa lang po pala ang root cause noon mga kalingap at kabagis. Unang-una, umalis sa pabahay sila Lola Ligaya dahil po sa mga bashers. Dahil sa mga negative na comment ay minabuti na nilang umalis para wala nang masabi or wala nang maidagdag na issue. Then patungkol naman po dito sa pagiging matabang na pakikitungo ni Jimel sa mga lingap, especially kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal Santos Matubang. So ang dahilan pa rin po pala nun mga kalingap at kabagis ay dahil din po sa mga bashers. Dahil po base sa sinabi ni Ginoong Salcedo ay nababasa niya po yung mga comments ng mga bashers sa mga ina-upload na video. At base po doon ay doon po tumabang yung pakikitungo ni Jimel dito nga po sa mag-amang Matubang. So mga kalingap at kabagis, lesson learned. Ano po ba yung lesson dito? Sa platform na ito mga kalingap at kabagis, dalawa po ang pwedeng mangyari sa inyo. Una, pwede po kayong itaas. Pangalawa, pwede po kayong ibagsak. At depende sa pananalita po ninyo or kung paano po ninyo i-interpret yung sarili ninyo sa video or sa camera po, ay viewers po ang magdi-decide kung ano po yung sarili nilang interpretasyon sa sinabi mo, sa ginawa mo, at sa mga decision mo na nakikita nila sa video. So, in this platform, pwede kang tumaas, pwede kang bumaba. At sa kalagayan or sa sitwasyon nga po nila Jimel at nila Lola Ligaya at ni tawag nila Tita Blue, ay dahil nga po sa mga negative comments at sa mga basher, ay lalo po silang nadadown. So, muli, wala po tayong control sa emosyon ng mga viewers dahil sila ay nagbabase lamang po sa mga napapanood nila at base sa mga napapanood nila at sa mga komentaryo ng mga reactors ay doon po sila nakakagawa ng sarili nilang opinion or comment po sa napanood nilang video. So, muli, bashers po ang dahilan kung bakit po umalis sila Nanay Lola Ligaya sa pabahay ni Kuya Bal Santos Matubang, at bashers din daw po ang dahilan kung bakit po nagbago ang ugali ni Jimel. Comment down below mga kalingap at kabagis kung ano naman po ang inyong sariling opinion patungkol nga po dito sa issue na ito. At yun ang mga uli kabagis, muli maraming salamat at nakarating na naman po kayo sa napakahaba nating reaction video ngayong araw na ito. At muli mo nagpapasalamat po ang inyong host. Dahil hanggang sa uli, sinamahan nyo po si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ako sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prap, Ate Edna Vlogs, Category A and B Official Lingap Partners, Official Lingap Reactors, subscribe nyo na po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, pakisubscribe naman po ang ating YouTube channel para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official. As I always say, mga kalingap at kabalis, peace. God bless po. Bye. Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa.